Nadala sa news scoop ng GMA News, kitang-kita kung paano sabunutan ng teacher ang pobreng dalagita. Kwento ng 16 na taong gulang na si Jane, di niya tunay na pangalan, nagalit po si Sir dahil na-late siya sa kanyang klase. Noong Marso pa raw ito nangyari, pero hindi nagsumbong ang estudyante dahil sa takot. Sa panayam ng GMA News sa pamunuan ng eskwelahan ni Jane, sinabi nilang iniimbestigahan na nila ang pangyayari. Patuloy din daw silang nakikipag-ugnayan sa DepEd Regional Office. Parang may batok at the end eh, no? Yung pagkaganon niya. Lakas na lang yan. Grabe. Buti may naakuha at hindi nakita ng teacher na kinukuhanan. Ang laking tulong talaga din ng mga cellphone camera. At saka must have been, may nangyari pang action prior to this one. Kasi ba't ka maglalabas ng cellphone, di ba? Para kunan. Ibig sabihin, handa siya. Pinlano rin. Eh baka ano, tuwing late sila, ginaganyan sila nung sir nila. Kaya tanungan na rin nila. Tsaka hindi nila sabunod yun, wagayway eh. Talagang may galit. Teacher, hindi na puso yan. Kailangan may punishment dyan sa teacher. May masasabunutan ba dun sa teacher? Parang kalbo. Parang wala may gaganti. Dapat yung mga ganyan, hindi nagtuturo na. Dapat ikaw nga nag-impart ng good values sa mga estudyante. I-temper yung mga teachers talaga dapat. Higit sa buhok niya si Sir. Lahat naman siguro may temper na, di ba, may kapunuan yung tao, pero siguro bilang guro, part yun ang responsibility. Expect na mas mahaba ang pasensya. At kahit sinong, ako para sa akin, di ba, parang kung ikaw eh disenteng tao, dapat talagang hindi mo naman saktan. Alam mo naman. Oo naman. Wala naman laban yung bata. Nagkukulang sa paalala. At samantala ito, naalala niyo pa ba yung kasambahay na ibinalita namin sa inyo kahapon na pinagmalupitan ng kanyang amo? Formal na po siya nagsampa na reklamo sa Provincial Prosecutor's Office at dumulog na rin siya sa DSWD sa Catanduanes. Hustisya ang hiling ng 22 anyos na biktimang si Bonita Baran matapos siyang plantsyahin sa mukha ng among pinaglingkuran sa Quezon City ng 2 taon. Halos di na makilala ang biktima dahil sa mga tinamong pinsala sa mukha. Bukod sa pagplansya, iba pang pisikal na pananakit ang tinamo niya sa among madali daw magalit. Sa pinakauling pananampal sa kanya ay halos pumikit na raw ang isa sa kanya mga mata at kung di agad maoperahan ay posible niyang ikabulag. Sa kabila ng mga tinamong sugat, di raw siya dinala sa doktor ng amo at binalaan pa umanong huwag magsumbong sa mga otoridad. Bukod sa pagpapagamot, kailangan din daw ng kasambahay na sumailalim sa psychological treatment dahil sa tinamong trauma. Totoo yan. Bulag na raw yung isang mata. Tapos hinahabol ng doktor yung kabila. Para huwag matulog. Parang may... Hindi naman yung pagkabulag doon sa... Hindi naman dahil doon sa pagkabulag. Hindi, pinlanche. Dahil doon. Dahil sa pagplansya. Ngayon na nakasampa na siya ng kaso, kaya pwedeng hulihin na, or at least pakita natin kung sino yung amo niya. Dapat talaga. Diba? Dapat din yung mga kasambahay na nakakaranas ng ganyan, huwag kayong papadala sa areglo. Kasi syempre, mga sa mayayaman paglaban nyo. Kalaban nila. May mga free legal assistance naman din na ino-offer. So, taga-Catanduanes siya, di ba? Please. Dito na siya na gano'n. Maraming kaso na yung nag-ano eh. Maraming kaso na before, di ba? Yung parang pagkatapos mga areglo, wala na. Tsaka sana may support groups kasi kung may pera nga naman yung kalaban mo, mas may balas sila, mahaba PC nila. Samantalang ikaw kahit mag-stay ka sa Manila, hindi ka taga rito, wala kang pera, wala kang trabaho, wala kang... Yung pamilya mo, malayo. Tsaka hindi mo kailangan ng ebidensya dahil TV sa Pasig Command Center. Igrupo po ito ng mga minor de edad na habang nagnanakaw ng mga bakal sa isang bar sa Pasig. Yan po kita sa video, nagsara yung video ke. Nag-abang sila. Mga minor de edad po yan ha. Kapansin-pansin po na baligid ang grupo sa bakod ng establishmento at makalipas na ilang minuto ay na. Meron pumasok sa loob at tinaabot na yung bakal na ayan, parang lamesa yan. Nang mako ito tumakbo, papasok sa isang kalsada ang bata kasi may junk shop sa kabilang kanto. Maya-maya pa muling nakapaglabas ang bakal ng mga kabataan at diretso lang uli sa junk shop. Pero sa pagkatong ito, tinawag na ang command center ng city. Yung command center ng Pasig, tumawag na sa city ordinance police ang nakawan. Nagtakbo na minor de edad nung dumating ang mga otoridad. At nakatakas yung iba at ilang minuto, eto, ayan, patintero yan, ayan. At buti, hindi naman sinaktan, diretso yung batang nahuli na yan sa DSWD. Na-recover din yung mga ninakaw na bakal ng grupo. Diba, ang galing ng kwento, kompleto eh. Naka-video lahat. Naka-video lahat. Diba ito yung sa barangay, ano rito, executive officer? XO. Ganon din ang story niyan, mga nahuli din na nagdanakaw ng tornillo sa jeep. Yung mga minor de edad.
Ang dapat usilipin natin dyan, yung mga junk shop. Bakit sila bumibili? Kasi tumatanggap siya. Sa mga bata. Yes, exactly. Diba, yun ang dapat higpitan sa barangay. Alamin yung mga junk shop na yan. Kasi yung mga bata, uy, kumikita tayo. Kung pantulong mo sa magulang o pansariling bisyo, tumutulong sila eh. So, lahat ng bakal na makita niyan, kukunin kasi may bumibili. Samantala, ito masayang balita naman tayo mga kapuso, kailangan natin to. Ilang video tampok ang mga baby, ang hit na hit ngayon sa YouTube, tulad na lamang nito dalawang baby na nag-aagawa ng pacifier. Mukha silang kambal. Tila parehong ayaw patalo ng baby sa ito. Nagtitigan at nag-aagawan sila ng pacifier, pero di naman sila nagkasakitan. How cute! Mahigit isang milyong beses ng pinanood ang video ito sa Yahoo screen. Cute na cute ng video ng babatang babaeng ito na todo ang pag-induct sa kanyang pagkakaupo. Ang galing ng ulo niya. Ika nga yung feel na feel ni Ineng ang tugtog at anime performer. Yeah! Ilang buwan pa lang sa YouTube ang video ito pero halos 6,000 beses ang pinapanood. Ay, ito naman na hindi naman mabitaw-bitaw ng ng lalaking ito, ng batang ito, ang hawak na ice cream kahit antok na siya. Kahit papikit na pikit ang kanyang mga mata, pilit pa rin niya ninanak o ninanam ang hawak ng ice cream. Sa video ng ito naman, tila walang pagod ang isang aso sa paulit-ulit na pagtalon para makita ang batang nasa kama. Ilang beses ding lumundag ang aso, tila gustong makaakyat sa kama pero bigo siya. Mahigit isang milyong beses ang pinapanood ang video na ito sa YouTube. Akala ko mahigit isang milyong beses na siyang nag-try na umakyat dun sa kama. Parang ganun yun. So kaya tapanoorin yung batang babae ulit. May headbanging pa yung bata. Parang iangat siya. Para iangat siya. Tumutulong sa kanya. Tulungan. Asa yung tuta? Remember a few months ago, yung dalawang yung twins din, yung nag-uusap niya. Da-da-da. Ito, lalaki po yung member ng Spice Girls. Baby Spice. Ganun. Saan yung head niya? Kaya mo yan, tuta. Ayan, parang sinulo lang paglaking tayo. Walang bibitaw sa pagdamat. Ngayon, may dapat lagi tayong I am ready. Magplano magsiguro makibalita. Dito lamang sa Unang Hilit! Unang hilit, ang saya-saya. Sa unang hilit, unang hilit, unang hilit. Mangungut. Somewhere out there, there is a business.